guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So, kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, another video, another vlog. So, for today's video, ito guys ay requested or suggested video na nanggaling kay Ate Mitch Cuenco. So, sabi niya dito guys, Ate, pwede ba gawa ka ng video na mag-share ng tips paano makisama pag toxic yung kapwa mo kasambahay dyan sa abroad? So, ayan. Naisipan ko siyang gawa ng video guys dahil alam ko nga karamihan sa inyo ay mga baguhan pa lang or mga nagbabalak pa lang. Iba sa inyo ay papunta na dito, so isa siyang maganda rin topic na gusto ko siyang i-share sa inyo dahil na meron na akong mga karanasan or mga experience tungkol dito, kaya gusto ko rin siyang i-share sa inyo guys. Pero bago yan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel or napadaan ka lang, huwag mo akong kalimutang i-subscribe at pindutin mo yung notification bell all button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga bagong videos. Sinabi nating toxic ay parang nakakalason or yung hindi magandang impluensya sa iyo or hindi mo siya kasundo. Kumbaga, hindi natin siya gustong maging kasama. Alam ko karamihan din sa inyo ay naghahangad nung guys ng mga nung dadat na na bahay dito eh meron kang makakasama or meron kang makakatulong sa mga trabaho, di ba? So alam ko ilang sa inyo ay gusto yung mga ganyan. Karamihan talaga dito ay mga isa-isa lang yung katulong nila. At yung mga na kumukuha ng isa hanggang dalawang katulong, yun yung siguro yung mga bahay na malalaki at merong mga kanya-kanyang mga toka sa kanya-kanyang mga trabaho. So, kumbaga, yun na yung mga mamalapalasyong bahay. Dito muna tayo guys, ano yung maganda kapag meron kang kasama or wala kang kasama? So ang kagandahan ng mayroon kang kasamang kasambahay or kapwa mo kasambahay dito sa loob ng bahay, ang kagandahan niyan, hindi ka masyadong malulungkot at meron kang kasabay sa pagkain, meron kang katulong sa trabaho, meron kang nakakakwentuhan, hindi ka masyadong malulungkot. So ayan yung ilan sa kagandahan kapag meron kang kasamang kasambahay or meron kang dinatna na makakasama mo dito. So ano naman guys yung pwedeng hindi magandang mangyari kapag meron kang kasama? Share ko rin sa inyo guys, hindi lang naman tayo mga Pinay or mga Pilipino yung mga nagtatrabaho dito. Merong mga iba't ibang lahi dito guys. Dahil na-experience ko na rin, magkaroon ng kasamang may Nigeria, may mga Ethiopia, merong mga Indonesia, may Sri Lanka, Bangladeshi. So, iba't iba pa guys. At na-experience ko magkaroon ng mga kasamang ganyan. Meron talagang posibilidad guys na magkaroon ka ng kasamang toxic. Lalo-lalo na guys kapag ikaw ay baguhan at mga dinatnan mo ay mga matatagal na silang kasambahay or matatagal na silang nagtatrabaho doon at ikaw dadating na bago pa lang. So ito guys, i-share ko sa inyo yung mga experience ko lang at mga nalalaman ko lang, okay? Yung pwedeng mangyari na hindi maganda guys, dyan nagsisimula yung todyuhanan sa mga trabaho, posibilidad na nandyan ay magkakaroon ng sipsipan sa amo, kanya ng pabanguhan sa amo. So ranas na ranas ko yung mga ganyang bagay dito guys, okay? May posibilidad na dyan na kayo nagsisimula kapag kayo ay nagtutodyuhanan na sa trabaho, dyan na kayo mag-aaway, dyan na kayo hindi nagkakasundo hanggang sa naapektuhan na yung inyong mga trabaho. At meron din posibilidad guys na hindi ka na komportable magtrabaho, nakasama siya. Merong mga ganyan dito guys. Okay tayo sa ating mga amo. Pagdating naman sa mga kasama natin sa bahay, nakapwa natin kasambahay, nagkakaroon tayo ng mga problema. Diba? So, ayan. So, ako guys, para sa akin, ayoko talaga nang meron akong kasama. Dahil nga guys, sa mga ganyang pwedeng mangyari. Okay? Mas okay na yung nagtatrabaho kang mag-isa or wala kang ibang aasahan. Hindi, alam mo sa sarili mo na ikaw lang talaga ang gagawa niyan. So, mas maganda magtrabaho ng ganyan, guys. Dahil naranasan ko rin kasi, guys, nung yung mga ibang lahi minsan, ano, hindi naman po lahat. Meron din mga ibang lahi na mababait talaga at madali mong pakisamahan. Meron din ako nakasama, guys, na alam mo yon yung kapag nandyan yung mga amo is todo trabaho, nagpapakitang tao, todo katrabaho din dahil yun din ang gusto mo. At kapag hindi naman nakatingin yung inyong mga amo ay kanyang upo, nakaupo na, ay kumbaga, hindi nakatingin si amo ay papahinga lang, nakaupo lang. Kapag nakikita ni amo, saka lang magtatrabaho. Wow. Diyan na nagsisimula yung nagkakaroon kayo ng tampuhan ng kasama mo. Diyan na kayo nag-aaway. Hanggang sa hindi mo na nagugustuhan yung kanyang mga ginagawa. So, ranas na ranas ko rin yung mga ganyan, guys. At sa kapwa, pinay ko pa, guys, naranasan yung ganyan. At
paano pa kung sa ibang lahi. So, ang mahirap nito guys, yung ibang lahi na madatnan mo dito, hindi mo makakasundo, ay magkaroon kayo ng problema, gagawin ka ng masama, at sasabihin sa iyong amo, hanggang sa magkaroon ka ng problema sa iyong amo, so hindi maganda guys. So, yun na yung tinatawag natin na toxic. Nagkakaroon tayo ng problema sa ating trabaho dahil sa ating mga nakakasama na kapwa din natin kasambahay, sa loob ng bahay. So, kaya yun yung sinasabi ko guys, yung definition ng mayroong kasama at wala kang kasama. So, ano ang magandang gawin kapag toxic na yung iyong makakasamang kasambahay dito sa abroad? Ay, iwasan nyo yung mga ganyang klaseng tao. Kahit pa kapwa ninyo kababayan yan, kahit pa kapwa ninyo Pinay, kahit pa ibang lahi, iwasan nyo yung mga ganyang tao. Okay na nawala kayong kakwentuhan, okay na wala kayong kabanding, o wala kayong katulong sa mga trabaho nyo. Basta gawin nyo lang ng maayos yung mga ginagawa ninyo, or gawin nyo ng maayos yung trabaho ninyo, pulido. Yung mga utos ng inyong mga amo ay sundin nyo, huwag nyo kalimutan. Huwag kayong gumawa ng masama dahil wala naman tayong magiging problema as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Okay? Patunayan mo lang sa amo mo na lagi kang nasa tama. O kapag toxic na yung mga nakakasamo, lalo na kung ibang lahi iyan, magsabi ka lang ng totoo sa amo mo kung halimbawa na magkaroon na kayo ng problema. Okay? Dahil nga hindi natin maiwasan talaga guys yung mga ganyan. Merong dito kang makakasama na napapasipsip, sinisiraan ka sa amo, ganyan, kahit wala ka namang ginagawa. Kahit nagtatrabaho ka, sasabihin na wala kang ginagawa. So, hindi natin maiwasan talaga guys na magkaroon ng kasamang ganyan. Kaya ganyan yung sinasabi ko, iwasan nyo yung mga ganyang klaseng tao. Kumbaga, mind your own business na lang. Kung saan ka nakatoka, gawin mo ng maayos at pulido. At wala kayong magiging problema sa ganyan. Halimbawa naman na tapos ka na sa ginagawa mo at meron ka pang mga kasama dito na mayroong pang ginagawa, pwede naman tayong tumulong guys. Hindi naman pwede yung halimbawang tapos ka na maglaba lang yung toka mo, eh wala ka nang gagawin. So ganyan lang, tulong-tulong tayo para hindi tayo magkaroon ng problema. Kung toxic na yung mga kasama nyo sa bahay, nakapwa nyo kasambahay, iwasan nyo sila at huwag niya kayong pumatol. Lalo lang kayo magkakagulo at magkakaroon ng problema sa trabaho. Baka may posibilidad na kahit kayo yung nasa tama, kayo pa ang mali. Kaya ako, kapag ako ay halimbawa pumunta kami doon sa pamilya ng aking mga amo at meron akong datat na ibang lahi na katulong, talagang tumutulong ako guys. Kapag ako ay walang ginagawa. So ayan guys, yung mga kagandahan kapag meron kang kasama at kapag wala kang kasama. Hindi lahat na porque meron kang makakasama ay masaya na at maganda na. Depende pa rin sa mga makakasama mo sa bahay. Kung magiging kasundo mo sila, magiging close mo agad sila, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang na darating at sila na may katagalan na. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo guys, matuto tayong makisama sa mga amo natin or sa kahit na kanino na makakasalamuha natin dito sa ibang bansa. So ayan guys, yung ating video sana ay nakatulong sa inyo at maraming salamat sa nag-suggest ng video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion, comment nyo lang dyan sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pindutin mo yung notification bell or button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga bagong videos. So that's all for this video guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.